Magandang umaga sa aming kamag-aral at sa aming guro, binipinimigang Merlin. Ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang mga nakalap naming impormasyon patungkol sa napili naming akdang pampanitikan. Pamagat ng akdang pampanitikan, kalutang. Ang kalutang ay nagmula sa isang puno na tinatawag nilang Kuantingan Tree. At ito din ay a percussion instrument na tinutugtog gamit ang dalawang pares ng kapal. Ito ang larawan ng pangkatkalutang. Lokasyon ng pinagkuhanan ng akda. Nagsimula ang kalutang sa barangay Bambangga sa Marinduque. Dahil dito nakadiskubre nito na si Maestro Terso Cerdeño. Ang kanilang kilalang kultura na kung saan ay mas higit na kilala sila. Kinabibilangang domain, performing arts, social practices, rituals, and festive events. Traditional craftsmanship. Performing arts kasi sa lahat ng mga events na ginagawa dito sa Marinduque ay laging nai-invite ang pangkatkalutang upang mag-perform at ipakita ang kanilang angking talento sa kalutang. Social practices, rituals, and festive events. Sa festival naman, ginagamit din ang kalutang bilang musika upang at sinasaliwan ng sayaw ng mga festival dancers katulad na lamang ng Sagasang-Gasang Festival. Traditional craftsmanship. Ito ay patuloy na ginagawa ng kanilang maestro na si Tirso Cerdeño kasi dito lang makikita ang puno ng Kuantingan. So, yung craftsmanship nila is patuloy na ginagawa upang sa susunod na henerasyon ay may magamit pa ang kanilang akan at ang iba pang gustong maging kaysa ng pangkatkalutang. Description ng akda, buod. Ang kalutang ay nakilala noong 1970s nang madiskubre ng isang lalaking manood magtutuba sa bayan ng Gasan na si Tirso Cerdeño. Siya ay naging tagapagtatag at pinuno ng pangkatkalutang. Sa Marinduque at kilala ng National Commission of Culture and Arts, NCAA, bilang isa sa mga cultural bearer ng bansa. Noong si Maestro Tirso ang orihinal na bilang ng kanyang miyembro sa pangkatkalutang ay walo. Ang tahanan sa bayan ng Gasan na isa sa mga katutubong instrument ng musika ay meron tayo dito sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na katutubo. Dahil ito ay hindi impluwensyang palabas o dayuhang kultura, dahil ito ay orihinal ng musbong at nabuo sa lokal na pamayanan, ang bayan ng Gasan. Iyong kalutang ay mahigit 50 years na ngayong taon na idinaraos at kung kaya tunay ay may pagmamalaki ng marami bilang sariling ating. Nagsasagawa. Ang nagsasagawa ng kalutang ay ang pangkat kalutang na binuo ni Terso Cerdeño na ngayon ay patuloy pa rin sa pagpapahalaga ng mga miyembro nito. Ang halos lahat na kasapit din niyo ay mula din sa bayan ng Gasan kung saan mismo ito nagsimula. Ang mga matatanda at kabataan ay hilig na din sa pagtugtog nitong kalutang. Paraan ng transmission o pagsasagawa. Mula sa so, fa, at re, mi, binuo rin ni Maestro Terso ang mga natitirapang nota na do, ti, at la. Na kung saan bawat membro ay mayroong habang natin isang pares ng kanuta. Na tinutugtog sa magkaibang tempo o kumpas. Maririnig sa pinakamahabang kalutang ang do. Na pinakamalagong sa lahat. Habang ang pinakamaliit ang nagbibigay ng pinakamataas ng nota. Tinutugtog ang kalutang sa pamamagitan ng maluwag na pagkapit dito at salitang pagtama bagay sa sinus dang ayos.
ng musikal na nota ng isang awitin. Ang tao ay pinagsasalpukan upang makalikha ng magandang tunog. Mahalaga magamitan bagay na may kaugnayan sa akin. Pangalan ng bagay o gagamitan. Kalutang. Ito po ang larawan ng kalutang. At ito ay may sukat na 10 inch length and 1 inch diameter para sa soprano. 4 feet length, 6 diameter para naman sa bass. Uri ng material, kawayan na dito lamang matatagpuan sa Marinduque at ito po ay ang Kwantingan 3. Gamit ito sa akda. Ito ay pangunahing gagamitan sa alutang sa kung saan ito ay ginagamit upang makalikha ng tunog sa pamamagitan ng pagkumpok ng dalawang pares ng kahoy. Kwentong may kaugnayan sa akda. Si Maestro Terso Sardinia na nakatira sa bayan ng Gasan sa Barangay Bambang, siya ay kilala sa kanilang bayan bilang isang magtutuba. Ayon mismo kay Maestro Terso, habang nagpapahinga siya noon sa bukid ay naisipan niya na humawak ng dalawang kahoy o palutang upang subukang tugtugin ang katutubong awitin ng sit-sirit-sit gamit ang pares ng kahoy na kanyang hawak. Aniya niya na meron lamang itong apat na nota ang so, fa, at re, mi. Kahalagaan at kontribusyon, kasaysayan o historical. Ang kalutang ay katutubo sa bayan ng Gasan. Ito ay mahalaga sa ating kasaysayan dahil mas higit na nakilala ang kultura at yaman ng lalawigang Marinduque. Ekonomiya o hanap buhay. Sa ekonomiya, ito ay nagbibigay ng hanap buhay sa mga miyembro nito. Halimbawa na lamang ng mga pasyon, nagkakaroon sila ng tinatawag na tip o binibigyan ng pera na makatulong sa pang-araw-araw na dahil sa angking kakaiba at nakakaliw ito sa ibang kultura. Politikal. Sa politika, malaking tulong ito dahil kapag may mga bumibisita ng mga opisyal ng gobyerno sa ating lalawigan ay ang kalutang ang sumasalubong, simbolo ng pagtanggap sa kanila. Kultural. Sa kultura, malaki ang ambang nito. Dahil dito, masigit na napapagyaman ang kalutang na maaari ay pagmalaki at ipalaganap ng susunod na henerasyon. Kalagayan. Kondisyon. Ang palutang ay patuloy pa din sa pagpapaunlan at ngayon nga, Pebrero 21 ay habang binabati ang mga bagong dating sa National Museum Marinduque Romblon Area para sa pagpapasinaya at pag-uwi ng Marinduque Celadon Jar sa okasyon ng ika-102 Marinduque Day, ito ay pinagmamalaki ng ating lalawigan. Patuloy ang pagpapalaga at pagmamahal sa ating kultura na pinamanan ng ating katutubo. Dagdag pa rin ko, patuloy na isinasagawa ang kalutang kasi noong nakalipas na eleksyon ay tumungo sa ating lalawigan ang Vice President na si Lenny Robredo at ito ay hinandugan ng putong at sinasaliwan nito ng kalutang. Naipamalas muli ng mga pangkat-kalutang ang kanilang talento pagdating sa kalutang. Constraint issue na kinakaharap ng akda. Base sa mga miyembro nito ay kinakapo sa suporta ng lokal na pamahalaan. Paraan ng pag-resolve ba or solution sa issue. So yung issue natin is yung wala yung suporta, kapos sa suporta ng pamahalaan. So, kailangan ng pagbabahagi, transmission sa pamamagitan ng formal o di-formal na pagpapahayag, research, dokumentasyon, preservasyon at protection, promosyon, pagpapayabong at enhancement, at pagbabago. So, lahat ito ay pwedeng paraan upang ma-resolve yung issue na kanilang kinakaharap. Kailangan natin ibahagi or i-promote
yung kanilang pangkat ng sa gayon ay mas lalong yumabong at mapalaganap pa ito. Next ay magkaroon ng dokumentasyon ng kanilang mga ginagawa. Nang sa gayon ay maibahagi natin ito through social media at maging patuloy na magkaroon ng dokumento na maaaring mabasa or makita ng susunod na henerasyon. Iba pang dokumentong ginamit sa pagkalat ng datos, larawan, at sa interview. Sa larawan po ay kumuha kami sa internet. At yung interview po ay personal na kinausap. At nakala pangalan ng interview o pinagkalapan ng datos. Ayan, si Kian Abalain. Siya po ay isa sa miyembro ng Pangkat Kalutang. Siya po ay Tagalgasan, Bangbanggasan. At yan, dyan po nagtatapos ang aming presentasyon. Ito po ang mga mananaliksik. Si Mr. Harold Delos, Ruel Ramos, Aris Manco, Prince Carlo Macaloon, at ako po, Miko Dale E. Mangusti. Ayan. Ang akademikong papel na ito ay isinigawa namin noong Marso 4, 2002. Tsaka, petsa ng mag-present is ngayon araw, May 14, 2022. Maraming salamat. Maraming salamat po.